Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Today we celebrate the Feast of the Chair of St. Peter, o yung tinatawag na luklukan ni San Pedro. Hayaan niyo pong bigyan ko kayo ng kaunting background tungkol sa kapiyestahang ito. This feast has been celebrated in Rome since the 4th century as an expression of the unity of the Church. The Chair of Peter represents the office of Peter as Bishop of Rome and his successors. The Lord founded the Church on Peter, the rock, that the Church should go on unshaken by the disturbances of the world. The Lord appointed him chief shepherd and gave him the primacy of the jurisdiction of the Church. The Lord has entrusted to him the keys of the kingdom of heaven. And the Lord said to Peter, "And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." That is why, united with Christ, Peter continues to govern the Church through his successors. Ito po ang kapangyarihan ng Santo Papa. Pinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang simbahan kay San Pedro, at ang pagtitiwalang ito ay binibigay ng Diyos simula noon magpahanggang ngayon sa mga Santo Papang pumalit kay San Pedro. Ito po ang kapangyarihan ng simbahan. At sa araw din pong ito, nabanggit ko nga po kanina, ako'y humihingi sa inyo ng dasal dahil ako rin po ay nagdiriwang ng aking 39th birthday. Mas kailangan po ng mas marami pang dasal. Sana ako rin ay laging magtataglay o magdadala ng susi, that I may always bring with me the key. Ano itong key? Ito po ay ginamit kong acronym sa aking pagninilay sa araw na ito. K is for kindness, that I may always show kindness as I continue my mission. Sabi ni Khalil Gibran, tenderness and kindness are not signs of weakness and despair, but manifestations of strength and resolution. Nawa ay dagdagan pa ng Diyos ang aking pangunawa at habaan pa ang aking pagpapasensya upang patuloy na makapaglingkod ng tapat, ng mabuti, ng masaya sa lahat ng pagkakataon. At yun din po sana ang pagsumikapan natin, to be kind sa mga taong ating nakakasalamuha. Letter E is for energy, that I may always be full of energy in my ministry. Kahit minsan ay nakakaramdam na rin ng pagod, pag tumatanda na pala, nakakaramdam na rin ng pagkalobad. Ano? At kahit po kami mga pari, ay nakakaramdam din po ng pagod. Minsan nagkakasakit din. Kaya kailangan namin ng mga dasal para kami patuloy na maging malakas. Ano? At
sana kahit may mga panahon na pinanghihinaan, makapaglingkod pa rin sana ng may kasigasigan. At patuloy sana akong bigyan ng Diyos ng lakas para patuloy kong magampanan ng maayos ang aking mga responsibilidad bilang isang pari. And Y is for yes. That I may always remember my yes to God when I professed my vows and when I was ordained as a priest. Na ang araw-araw ng buhay ko ay laging yes sa Panginoon. Kung saan man ako tawagin ng Diyos para maglingkod, laging oo dapat ang sagot. Hindi mamimili, hindi magrereklamo, at tatanggapin ng buong puso. My dear brothers and sisters, as we continue this Holy Mass, sana magkaroon ng kindness sa buhay natin. Maging kind tayo. Punuin tayo ng Diyos, ng energy, ng lakas, ng katawan, ng maayos na pag-iisip, matibay na pananampalataya upang tayo makapaglingkod. At laging ang buhay natin ay maging oo para sa Panginoon na tumatawag sa atin. Patuloy nawa tayong pagpalain at patatagin ng Panginoon sa ating pananampalataya. Amen.